Hello, my loves! Ang title po ng kwento natin ngayon ay Baryo Horror Story. At tulad po ng dati, ay huwag niyo po sanang kakalimutan na ilike ang video natin ito. Dahil bawat likes niyo po, my loves, ay malaking tulong po para sa ating channel. Salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael. At ito ang aking kwento. Ang Baryo Ordinaryo. Semestral break noon nang sumama si Eson sa mga kaklase niya para mag-hiking. Hindi siya pala sama sa mga ganoong lakaran, ngunit nang dahil sa isang babae ay napilitan siyang pumayag. Kasama rin kasi ang long-time crush ni Eson na si Athena. Kaya kahit wala siyang ka-idea sa ganoong gawain ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay mas makasama at matitigan ng matagal ang dalaga. Tanghali nang magkita-kita na ang magbabarkada sa isang pamilihan ng pasalubong sa Laguna. Malayo pa lang ay nagniningningan na ang mga matang makita ang nangingibabaw na ganda ng dalagang si Athena. Panis! Sumama talaga si Athena, oh! Wika ni Anthony na pinaka-close ni Eson. Siniko pa siya nito sa tagiliran habang tinutokso. Parang tanga to, mayos ka nga. Nahihiyang sabi ni Eson. Sa ibang direksyon na lamang tumingin ang binata upang hindi mahalata ng iba ang itinatago niyang pagtingin. Oh ano, game na ba kayo? Sure na kayo ha, bukas na ang uwi natin ito. Wala nang atrasan to. Sabi ng leader-lideran nila na si Roy. Game naman talaga kami. Sino ba nagsabing hindi? Masungit na sabi ni Jane na halos 2 oras naghintay sa tagpuan. Ayaw nyo na. Baka may regla. Malakas yata agos ng pagsanhan falls ni Jane eh. Pang-aasar naman ni Nathan. O siya. Tara na, pupunta na tayo sa lugar. Baka mamaya eh, may mag-away na naman dito. Hindi pa tayo matuloy. Sabi ulit ni Roy. Pumara na ng tricycle ang magbabarkada. Kalahating minuto ang binyahin na bago sila makarating sa kanilang starting point. Sa buong biyahe ay walang ginawa si Eson kundi ang tingnan lang ang nakatagilid na imahe ni Athena. Sila kasi ang nasa back ride. Sinadya ni Anthony na pagtabihin ang dalawa nang sa ganon ay magkaroon ng diskarte ang kaibigang si Eson. Hina mo naman pre! Dapat kapag ganun, kinausap mo man lang. Wala, weak ka pala. Nang hihinayang nasabi ni Anthony nang makababa na sila. Ganun ba dapat? Nagtatakang tanong ni Eson. Binatukan naman siya ni Anthony at hinayaang mauna na muna ang mga kasama sa paglalakad. Oo, gagi ka. Kapag gusto mo ang isang babae, huwag mong hahayaan na may masayang na pagkakataon. Grab agad! Kapag kaya mong kumagat, kagat agad. Kapag mabagal ka, mahuhuli ka palagi. Mauunahan ka ng iba, sige ka. Tingnan mo si Athena, maganda at sexy. Isipin mo, maraming nag-aabol dyan. Tapos ikaw na nerd at tulig na nga, eh babagal-bagal pa. Anong laban mo sa iba? Paliwanag ni Anthony na may kasama pang aksyon. Dami mo namang sinasabi. Oo na, tama ka na. Wala kasi akong experience sa ganyan eh. Alam mo namang NGSB ako. Tugon ng binata. Exactly my point. NGSB ka nga, kaya nga kita tinutulungan. Ay nako, tara na nga. Inakbayan na lang ni Anthony si Eson at saka sumunod na rin sila sa mga kasama nila. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon ay nagpahinga sila sa isang mataas na lugar. Doon nila nagustuhan dahil mahangin at magandang pagtayuan ng tent na kanilang daladala. Habang nag-aayos ng tent ang iba nilang kasama, ay biglang lumapit si Athena sa kanya. Eson? Tawag ng dalaga. Napatayo naman agad ang binata sa kinauupo ang bato at agad na humarap kay Athena. Bakit? Tanong niya. Napansin pa niya si Anthony na tila ba tuwang-tuwa na magkausap sila ng dalaga. Naniniwala ka ba sa multo? Napasalubong ang kilay ni Eson sa tanong na yon.
Hindi niya maintindihan kung saan kinuha ng dalaga ang ganong klase ng tanong sa ganoong klase ng pagkakataon. Ha? Bakit mo naman naitanong? Sagot ni Eson. Umupo ang dalaga sa mahabang bato at tinawag din siya para tumabi. Wala lang. May experience kasi ako noon. Sagupot ako noong nakakita ng multo. Saad ng dalaga. Sinasabi mo ba yan kasi naalala mo yung trauma mo? Tumango naman ang babae sa tanong na yon. Pasensya ka na, pero hindi ko alam kung anong magagawa ko para mawala ang trauma mo. Wait lang, naiihina kasi ako eh. Dagdag pa ni Eson sabay biglang tumayo at naglakad palayo. Sandaling lumayo si Eson para humanap ng maiihian. Ilang metro na ang layo niya sa mga kasama nang pumesto siya sa isang punong mangga. Habang umiihi ay napansin niyang may nakaukit sa katawan ng puno. Baryo ordinaryo? Sabi niya matapos magbasa. Lumingon agad si Eson sa likuran ng may maramdamang tila may tao. Anthony? Tanong niya sa pag-aakalang pinagtitripan na naman siya ng kaibigan. Ngunit wala siyang nakitang ibang tao. Siya lamang ang naroon sa lugar na yon. Mabilis na isinara ni Eson ang kanyang zipper. Bumalik na siya sa mga kasama bago pa siya may makitang kakaiba. Nang sumapit na ang gabi, ay natanaw nila ang tila isang baryo sa hindi kalayuan. Maraming ilaw sa kabahayan kung kaya't naagaw nito ang kanilang atensyon. Oh, ayan pala oh, may mga tao pala doon. Punta kaya muna tayo ron. Malay nyo, may tinda pang alak doon. Wika ni Anthony na uhaw na sa alak. Kalalatag lang natin ng mga tent, magtatanggal na naman. Reklamo naman ni Jane. Reklamador mo, no? Bakit hindi ka nalang kaya umuwi? Sabat naman ni Nathan na halatang intensyon talaga nito ang mang-asar. Tingin ko tama si Anthony. Dapat tayong magpunta ron. Ano sa palagay mo, Roy? Wika naman ni Athena. Okay, sige. Ligpit na. Pagpayag naman ng binata. Walang nagawa si Jane sa sama-samang pagsang-ayon ng mga kasama. Iniligpit na rin nila ang mga tent at iba pang gamit. Madilim na sa kanilang dadaanan ngunit hindi yun naging hadlang sa magbabarkada. Binaliwala lang nila ang masukal na kagubatan papunta sa isang lugar na kanilang natatanaw. Seriously? Okay lang sa inyo dumaan dito? Ang sakit ng pa ko, ang dami kong natatapakan. Reklamo na naman ulit ni Jane. Isa pang reklamo mo, baka makalimutan ko ng babae ka eh. Inis na sagot ni Nathan. Hayaan nyo na lang siya magreklamo. Yun lang ang kaya niyang gawin eh. Wika naman ni Eson. Napatingin sa kanya mga kasama dahil hindi nila ito inaasahang sasabihin ni Eson. Nanahimik na lamang silang lahat noong mga sandaling yon. Makalipas lang ang ilang minuto ay narating na rin nila ang bukana ng baryo. Napatingin sila sa arko na may nakalagay na baryo ordinaryo. Punyeta! Magre-reklamo pa sana si Jane ngunit napansin niyang nakatingin sa kanya si Nathan na kanina pa naiirita sa kanya. Oh, finally! Nandito na tayo! Okay guys, hanap tayo ng marerentahan na bahay. Bukas ng umaga, mamundok tayo ulit. Wika ni Roy sa mga kasama. Paano kung wala tayong marentahan na bahay? Umaga pa rin ba tayo mag-hike bukas o gabi na? Tanong naman ni Eson. Itiko mo na lang yung bibig mo. Asikasuhin mo si Athena. Binulungan ni Anthony ang kaibigang si Eson. Pumasok ang magbabarkada sa loob ng baryong yon. Sa bukana pa lang ay iba na kaagad ang pakiramdam ni Eson at Athena sa lugar na yon. Ngunit wala naman silang magawa. Gustuhin man nilang mag-back out ngunit si Roy lang naman ang may alam ng daan pa uwi. Malinis ang kalye na kanilang dinaraanan. Simple lang ang mga bahay. Lahat ng yon ay yari lang sa kahoy ngunit organisado. Hindi nagtagal ay may nakita na silang mga tao. Nakasilip lang ang mga yon sa kanika nilang mga bintana. Tila ba mailap sa mga tao ang naroon? Walang lumalabas para kausapin sila. Weirdo na mga tao dito. Parang ngayon lang yata sila nakakita ng gwapo eh.
pabirong wika ni Anthony. Takot sila sa'yo, mukha ka kasi magnanakaw. Pangaasar naman ni Nathan. Oo nga eh, ikaw naman mukhang lookout. Dagdag pa ni Anthony at sabay tawa. Naglakad-lakad lang muna sa baryong yon ang magbabarkada. Nagiwahiwalay na rin sila para mas madali silang makahanap ng matutuluyan. Oh, bahala na kayo dyan ha. Dito ako magtatanong-tanong. Nakangiting wika ni Anthony kay Eson at Athena at lumiko na rin siya sa isang kanto. Pahamak talaga tong si Anthony. Bulong na lamang ni Eson. Pero sa loob-loob niya ay halos magtatatalo na siya sa tuwa. Dahil sa wakas ay nasolo na naman niya ang dalaga. Lumapit ang dalawa sa isang alin na nakaupo sa gilid ng bakuran para magtanong. Ngunit napahinto na lamang sila dahil sa kakaibang tingin ng matanda sa kanila. Para bang may nagawa silang kasalanan. Tara na, sa iba na lang tayo magtanong. Pabulong na wika ni Athena. Nung mga sandaling yon ay hindi na komportable si Eson. Tinitiis na lamang niya ang mga oras na yon dahil kasama niya ang dalaga. Alam ni Eson na may hindi talaga tama. Hindi na bago sa kanya ang mga ganoong senaryo. Dahil sa kakapanood niya ng mga horror movies ay nakakaroon na kagad siya ng ideya kahit sa totoong buhay. Malayo na ang nilakad nilang dalawa at saka lang nila napagtanto na malawak pala talaga ang baryo ordinaryo. Marami na silang nadaraanan na bahay pero ni isa sa mga tao doon ay hindi sila kinakausap. Sisilip lamang ng saglit sa bintana at pagkatapos ay mawawala na. Hindi na wala ng pag-asa si Eson at Athena. Tinumbok pa nila ang huling kanto na narating nila. Napangiti na lamang ang dalaga nang makita nila sa parting dulo ay marami ng tao. Magkaiba ba sila ng time frame ng mga nauna nating nadaanan na kalye? Bakit sila gising na gising, pero yung mga nasa dinaraanan natin kanina, parang ghost town? Nagtatakang tanong ni Eson. Ano ka ba? Siyempre, kada kalye, may kanya-kanya yan silang trip. Malay mo, sila trip nilang magpuyat. Oh, tara na, lapit na tayo. Baka may maryentahan ng bahay dyan. Sabik na sabi ni Athena sa binata. Nakaramdam ng kaunting kilig si Eson nang hawakan ni Athena ang kamay ng binata. Kahit papaano ay nabawasan ang iniisip ni Eson ng mga sandaling yon. Magandang gabi ho. May pwede ho ba kami ritong maupahan na kwarto? Good for 6 person po. Wika ni Athena sa lalaking nilapitan nila. Sandaling tumigil sa pag-iigibang lalaki at hinarap sila. Paupahan ba ka mo? Eh pero sandali ha, nagasan ba kayo? Tanong ng lalaki. Nag-hiking po kami, napadaan lang po kami rito. Naghahanap kami ng matutuluyan at mapaglilipasan ng gabi. Sagot naman ni Athena. Ang lamig po pala rito sa baryo nyo, no? Kaya siguro mas magandang sabihin nyo na po kung meron o wala. Sabat naman ni Eson na mahahalata ang pagkainip. Siniko naman siya ni Athena para awatin sa pagiging sarkastiko niya. Sa sandaling magkasama sila ng dalaga, alam na ng babae kung kailan magiging magaspang ang ugali ni Eson. Sige. Dumiretso kayo dyan. Tapos sa kaliwa ay may mahabang bahay. Paupahan yon. Sagot ng lalaki sabay tumingin ito kay Eson. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng kilabot ang binata. Nanayo ang balahibo niya. Tila ba yung tingin ng lalaki sa kanya ay tumatagos hanggang sa kanyang sistema. Huy, tara na! Sabi ni Athena nang mapansing nakatulala lang si Eson sa kausap nilang lalaki. Habang papalayo ang dalawa ay nakatingin pa rin sa kanila ang lalaking yon. Unti-unting napansin ni Eson na tila ba nag-iiba ang ekspresyon ng mukha. Ayaw man aminin pero sa isip-isip at kalooban niya, nakakatakot. Sure ka bang tao yung nakausap natin? Biglang tanong ng binata sa dalagang si Athena. Oo naman, ano ba dapat, alien? Ang weird mo. Natatawang sabi ni Athena, napapailing na lamang ang binata. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa sinasabing paupahan, makailang beses pa silang binati ng mga taong kanilang nadaraanan. Masaya at magalang ang mga nandoon.
Ngunit ganun pa man, hindi pa rin maiwasan ni Eso na mag-isip ng kung ano-ano. Lalo pat ang Baryo Ordinaryo ay parte lang din ng malaking kagubatan. Seryoso? Ito na ba yun? Narating na nila ang paupahan na tinutukoy at hindi yun nagustuhan ni Eson. Mahaba ang paupahan na yun, ngunit nakatirik ito sa gilid ng libingan ng mga patay. Sa bandang kaliwa ay nakikita nila ang mga nicho at lapida. Wala naman tayong choice eh. Kaysa sakali tayo matulog ngayong gabi, baka may mangyari pang masama sa atin. Katwira naman ni Athena. May paglilingkod ba ako sa inyo? Tanong ng matandang lalaki na nakasuot ng kulay itim. May tungkod siyang daladala at halos uugod-ugod na. Kung ikaw ang nagbabantay ng so-called paupahan na yan, meron. Pero kung hindi ikaw, wala. Wika ni Eson. Tumawa lang ang matandang lalaki. Ngunit bigla na lamang itong sumeryoso at tumitig sa binata. Napansin din ni Athena na tila ba may ibang kahulugan ng tingin ng matanda, kung kaya't iniba niya na kagad ang usapan. Lolo, may mga kasama po kasi kami. Pwede bang maghintay na lang muna kami sa loob? Malamig kasi rito sa labas eh. Pagbabayad na lang po muna kami. Wika ng dalaga. Agad din namang pumayag ang matanda. Pinapasok sila nito sa unang kwarto at saka sinindihan ng malaking gasera. Kung anuman ang makikita at mararamdaman niyong kakaiba, ay parte lang yun ng aming tradisyon. Huwag niyo na lamang pansinin. O sige, may iwan ko na muna kayo ha? Sabi ng matanda. Nakatingin lamang sa ibang direksyon si Eson. Hindi siya makatingin ng diretso sa matanda dahil hindi siya mapalagay. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo naghihintay rito sa mga kasama natin sa halip na puntaan sila. Matagal na kitang hinahangaan, pero hindi ko inakala na ganito kakad... Ha? Hindi na naituloy ni Eso ng kanyang sasabihin nang bigla na siyang halikan ng dalaga. Ang dami mo naman, Satsat. Hindi ka makahalata eh, no? Nang aakit na sabi ni Athena sa kanya. Walang nagawa ang binata kundi hayaan si Athena sa ginagawa sa kanya. Dahil aminin man niya o hindi, gustong gusto niya ang ganoong senaryo. Magtatanggalan na sana ng damit ng dalawa nang biglang may napansin si Eson sa bintana. May lalaki roon na walang ulo. Ha? Sandali! Sabi ni Eson at naitulak niya pa ang dalaga. Ano pa naman yan? Natamemi bigla si Athena nang maging siya ay nakita rin ang nasa bintana. Nanginginig ang dalawa sa takot. Ang init sa katawan nila ay napalitan ng panlalamig. Umalis na tayo rito. Hindi ako komportable sa paupahan na to. Para tayo na sa loob ng malaking nicho. Wika ni Eson sa dalaga. Pagbalik nila ng tingin sa bintana ay wala na roon ng lalaki. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawa at dali-dali na silang lumabas ng bahay. Nadaanan pa nga nila ang matanda na noong pagkakataon na yon ay nanlilisik na ang mga mata sa kanila. Hingal na hingal ang dalawa na makalayo na sila sa paupahan na yon. Sabi ko na nga ba, hindi talaga tama na nandito tayo. Wala akong tiwala sa mga tao rito. O tama bang sabihin ko na tao? Ewan ko. Inis na wika ni Eson. Nakakainis, nabitin ako. Sabi naman ni Athena. Nakaramdam ng hiya ang binata. Ngunit sa mga sandaling yon ay mas nangibabaw sa kanya ang kaba. Sa kanilang paglalakad ay natanaw na nila ang mga kasama. Si Nathan at Troy ay nakita nilang nakikipag-inuman na sa isang tindahan. Mabilis na tumakbo si Eson at Athena para lapitan ang dalawa. Malayo pa lang ay nakita na sila ni Nathan at Troy. Oh, kayo na pala yan. Saan kayo galing? Natatawang wika ni Roy. Kanina pa kami hintay ng hintay sa inyo. Akala namin patay na kayo. Medyo utal-utal na wika ni Nathan dahil lasing na rin. Bago magsalita ay tiningnan muna ni Eso ng mga kainuman ng dalawa. Hindi niya maintindihan kung bakit halos lahat na lang ng titingin sa kanya ay parang may galit.
lalo na ang tindera sa loob ng tindahan na nakatitig sa kanya. Tumayo na kayo dyan. Kailangan na nating umuwi. Sabi ni Eso na mababakas ang takot at kaba sa boses. Diyos ko naman to. Naka-score ka na yata kaya atat na atat ka nang umuwi eh. Sagot naman ni Roy at nakuha pa nitong tumawa. Roy, kailangan na nating umalis sa baryo na to. May mali rito at palagay ko kapag nagtagal pa tayo rito ay mapapahamak na tayo. Hihilahin na sana ni Eson si Roy para tumayo pero hinawakan siya sa kamay ng lalaking kainuman ng dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Eson dahil sa napakalamig na kamay ng lalaki. May kakaibang kilabot ang dulot nito sa kanya. Dito na muna kayo. Para pagdating ng alas tres, malaman nyo kung ano kami. Seryosong sabi ng lalaki na parang nananakot pa. Heh, biro lang. Dugtong pa ng lalaki. Pero para kay Eson ay may katotohanan ang sinabi ng lalaki. Nararamdaman niya yon. Kung ayaw niyong sumama, bahala na isa buhay niyo. May halong inis na wika ng dalagang si Athena. Nasaan na ba si Anthony at Jane? Tanong ni Eson, pero mukhang wala silang makukuhang matinong sagot sa dalawa. Tawa lang ng tawa mga yon na parabang mga sabog. Huli namin kita kay Anthony. Ang sabi niya, hinahabol siya ng pugot na ulo. Ewan ko ba dun? Sa taong yun. Nakadroga yata eh. Sabi pa ni Nathan at humalakhak na naman. Habang dumadaldal ang dalawa ay diretso lang ang tingin ng mga kainuman nila kay Eson. Umalis na lamang si Eson at Athena at mas inuna na lamang nahanapin ang dalawa pa nilang kasama. Pagliko nila sa isang kanto ay meron silang nakitang isang bahay na luma. Isa lamang ang ilaw na nandoon kaya may pagkamadilim. Eson, tingnan mo oh. Dinuro pa ng dalaga ang daliri sa puno na katabilang din ng bahay. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang may dalawang tao na nakabigti sa puno. Diyos ko, Mariusep! Bulong na lamang na wika ng binata. Hingal na naman ang dalawa nang makalayo na sila sa bahay na yon. Sumasakit na rin ang ulo ni Eson dahil hindi na niya alam kung saan sila pupunta. Halos lahat ng madaanan nila ay may mga weirdong tao. May ilang nakangiti lang sa kanila na akala mo'y nababaliw. Pero mas marami naman ang mukhang gustong pumatay ng tao dahil sa sobrang nakakatakot na tingin. Natatandaan mo pa ba kung saan tayo dumaan kanina? Tanong ni Athena sa kanya habang nakaupo sila sa gilid. Kung natatandaan ko lang sana, edi wala na tayo rito ngayon. Pabalang na sagot ni Eson. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin makaalis si Eson at Athena sa baryo ordinaryo. Dahil bukod sa hindi nila alam ang daan pabalik, ay patuloy pa rin nilang hinahanap si Anthony at Jane. Nagtatago lamang ang dalawa sa loob ng kulungan ng baboy. Tiniis nila ang pamimesta ng lamok at ang pambihirang amoy. Pinagmamasdan lang nila ang mga tao na nakahinto sa gitna ng kalye. Hindi alam ng dalawa kung ano ang ginagawa ng mga yon. Bigla na lang nagkagano ng mga taong nandoon nang sumapit na ang alas tres ng madaling araw. Kailangan na talaga nating makaalis dito. Pabulong na sabi ni Eson. Hindi niya napansin na sa sobrang tensyonado, magdadalawang oras na pala niyang hawak ang kamay ni Athena. Pero paano tayo makakaalis dito? Tingnan mo, ganyan sila lahat. Ano ba yan? Mga zombie? Nababahalang wika ng dalaga. Manahimik ka lang at sumunod ka sa akin, okay? Maingat silang naglakad sa gilid ng kalye. Nang matapakan ni Athena ang isang lata, napapikit na lamang silang dalawa. Ang ingay na yon ay naging dahilan para mapansin sila ng mga nilalang na kanilang iniiwasan. Sa kanilang muling pagdilat ay nawala ang mga taong nasa gitna ng kalye. Nagtataka ang dalawa hanggang sa dahan-dahan silang napalingon sa gilid kung saan sila nang galing. Gago! Tanging sigaw na lamang ni Athena habang si Eso naman ay hindi makapagsalita. Nakatayo ang mga dugo ang tao sa gilid at lahat ng yon ay nakatingin lamang sa kanila. Bawat kilos nila ay tila ba bantay sarado ng mga matang nanlilisik. Nanginginig ang dalawa sa takot.
nang matauhan ay saka lamang nagkaroon ng lakas ng loob para kumaripas ng takbo. Nanghihina na ang tuhod ng dalawa dahil sa mga nangyayari. Ngunit kahit na ganoon ay pinilit nilang makalayo doon. Mahigpit lamang ang hawak ni Eson sa kamay ni Athena. Hindi niya inakala na sa ganoong sitwasyon pa niya mararanasan yon. Bilisan mo naman, sabi ni Eson kay Athena na halos pagewang-gewang na sa pagtakbo. Hindi ko na kaya, sabi ng dalaga. Walang nagawa si Eson kung kaya't binuhat na lang niya ang babae. Walang yan naman oh, para kong binuhat ang mundo, ang bigat, pagrereklamo ni Eson. Eh kasi ako ang mundo mo, di ba? Maharot na wika ng dalaga. Nagawa mo pa talaga magsalita ng ganyan ha? Napapailing na sabi ng binata. Buong pagsisikap na binuhat ni Eson ang dalaga hanggang sa tuluyan na nga nilang matanaw ang isa pang kalye. Ang kalye kung saan ay nahihiyang lumabas ang mga tao doon. Nabuhayan sila ng loob na makita si Anthony at Jane na naroroon. Kasama nila ang mga tao na noong una ay isa rin sa kinatatakutan nila. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Anthony kay Eson at tinulungang buhatin si Athena. Napahilata na lamang si Eson sa lupa. Pinagtulungan siyang buhatin ng mga taga doon. Sa mga puntong yon ay nakahinga na rin ng maluwag si Eson. Nang mahimasmasan ay saka ipinaliwanag ng mga residente kung ano ang meron sa dulo ng baryo ordinaryo. Nang dumating kayo rito ay nag-alinlangan kami na kausapin kayo dahil iniisip namin na kagaya nyo sila. Pero nang malaman namin na tagalabas kayo, nag-alala kami sa kaligtasan nyo. Lahat ng pumupunta sa dulo ng baryo at di pa lumalabas bago mag-umaga, eh hindi na nakakabalik ng buhay. Hindi namin alam kung anong nangyayari. Basta kung anong mga nakita nyo ron, lahat yon ay hindi totoong mga tao. Dahil lahat sila ay mga patay na hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik. Paliwanag ng isang lalaki na base kina Anthony ay ang namumuno sa bukana ng baryo. Ano po bang nangyari sa kanila? Tanong ni Athena. Minasakir sila ng mga rebelde na bumaba noon dito. Nagkakatinginan na lang ang mga magbabarkada. Lalong kinilabutan si Eson at Athena dahil sila ang mas nakainkwentro ng mga sinasabing multo. Kinaumagahan ay naganda na rin silang apat sa pag-uwi. Gusto pa sana nilang puntahan si Roy at Nathan, ngunit base sa mga taga-bukana ng baryo, baka mapahamak pa sila kung gagawin nila yon. Nagpasalamat sila sa mga yon bago sila umalis. Kung di dahil sa kanila, baka hindi na nila nasilayan pa ang liwanag. Umuwi sila nang hindi kasama ang dalawa. Noong araw na yon ay nakukonsensya sila sa ginawa nilang pag-iwan kay Roy at Nathan. Sigurado ba kayong tama tayo sa desisyon na hindi sila balikan? Tanong ni Anthony. Subukan mo bumalik, basta kami ayaw na namin. Sagot ni Athena sabay hawak sa kamay ni Eson. Napangiti naman si Anthony nang makita yon. Angas! Mukhang may namuong landian sa gitna ng kababalaghan ah! Pangaasar ni Anthony. Maya-maya pa ay sabay-sabay silang napalingon sa pintuan. Malalakas na katok ang naririnig nila doon. Nagkatinginan si Anthony at Eson. Nambuksan nila ang pinto. Tumambad sa kanila si Roy at Nathan. Madungis at tila wala sa sarili. Masaya sila dahil ligtas na nakauwi ang dalawa. Ngunit ang kapalit nito ay nasiraan naman ng bait si Roy at Nathan. Tumatawa lamang ito at kalaunan ay bigla na lamang iiyak at matatakot at paulit-ulit na binabanggit ang mga kaluluwa sa baryo ordinaryo. Wakas! Hello my loves! Shout out po sa mga naabutan kong comments sa ating Pilipit Horror Story. Hello po kay Nates Watanabe, CLCK Ham, Beverly Maderista, Cactus Haven Life Without Rice, Azil Kumpan, Mind Freak, Art Bengchur, Michael Apara, Nilda Estelliore, Lodi Crocs, Vincent Noel Calma, Noemita Duran, Crystal Poe, Lourdes de Jesus, Lex Velasco, Raquel Palma, Lelaine Helderworth, Elizabeth Panunchal, Imelda Ramirez, SP Quaresma,
Sayam Grandesa, Margie Malakad, Chris Langlang Chris, Leia Rubejes, Emeline Francisco, Michelle Cedron, Art Louis Cayabyab, Christina Agones, Aileen Gomez, Maria Socorro Tanga, Imelda Pascua, Chanel May Bustero, Kenneth Marquez, Edward Parungaw, Geraldine Narbasa, Christian Mejia, Irene Templa, Changmi Park, Edel Cantos, Florencia de Guzman, Jack Andarino, Carlos Miguel Revilla, Ana Maria Lanza, Marvin Santos, Princess Joy Israel, Lynn Katarungan, Tessu Watanabe, Chubby Love, Dals Toledo, Lovella Estariaga, Josephine Barrientos, Aileen Bagano, Joanna Bakayan, Sally Molina, Bonnie Kiao, Bobby Ongsueco, Rosalie Inhico, Rickson Balan, Rodelio Cruz, Pepot Ausa, Isa J, Victor Ticala, Ana Maria Lanza, Elerima Fujimaki, Adrian Ramos, Vivian Mariano, Neil Destro, Beth Bautista, Norvin Sadia, Abigail Lopez, Desiree Felicitas, Zach Santos, Sweet Lady Centeno, Crazy Queen, Orvin, Chuck Bauer, Rina Adapon, Marga Alzado, Crisilda Aguilar, Marisa Prestosa, Anthony Cantiliano, Alana Jorda, Avira Farinas, Mary Sil Servano, April Rose Forbes, Petlisa, Giselle Ayalin, Heredith Atina, The Sports House PH, Jocelyn Cotoquin, Anthony Cantiliano, Dimples Yumi, Tess Madoni 55, and Terry PL. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell. Yan po ay para lagi kayong updated sa mga kwento natin. Salamat po! Mwah!